Chad, have any of these type of experiences where someone close to you, something happened? Siguro lahat kami. Actually, it's the whole ano, the startup comedy industry. Mm-hmm. Sa comedy bar industry, lahat ng experience siguro, lalo ni mga close sa kanya. Kami, kasi lahat naman kami, mahal na mahal namin siya. So Malangit Nawa, of course, ang The Great Chocolate, one of the best talaga. I was in Canada that time with Ann Curtis. Tapos sila na sa comedy bars, sa comedy bars. Nung nalaman namin yung balita na he passed away. And yung mismong araw na yun, may performance ako that time. And Chocolate, mahal namin si Chocolate eh. Isa sa sandigan at simbolo ng comedy bar. Na alam mo, pag may Chocolate, matatag yung pinapasukan mo. Oh, yes. Alam mo na pag makakasama mo siya, marami kang matutunan, talagang magiging masaya ka. Saka marami din siya na ituro sa amin. Yung pagkamatay niya, na magpa-perform kami, yung alam mo yun, yung hindi ko pwede ituloy yung luha ko. Kailangan ko siyang tanggalin sa isipan ko kasi magpa-perform ako eh. I cannot use that as an excuse. And I know si Chocolate mismo magagalit. Mm-hmm. Kasi ayaw ni Chocolate ng ganun. Ang gusto ni Chocolate, whatever happens, pagdating na entablado, the show must go on. You have to do your job. Komedyante ka, magpasaya ka ng tao. Kung ano man yung personal na pinagdadaanan mo, keep it to yourself. Nobody wants to hear it. We want to laugh. Gusto namin maging masaya. You are here to perform. You are here to make people happy. Isa yun sa mga tinuro sa amin ni Chocolate. Hmm. And even sa Chocolate, he passed away after his performance. Bigla akong hiningil. Ang laki kasi ng stage. Ina-atake na siya. Na-atake na siya. During his performance. During the performance. Yes. Gumagano na siya. Pero tinutuloy niya yung show. Kasi alam niya, bayad siya. Uh-oh. Kailangan. Tapos yung balita na karating sa amin sa Laughline na isinugod siya sa ospital. So, nakakaramdam na kami ng lungkot. Oh my God, si Chocolate na sa ospital. Then, bago kami mag-perform ni MC that time, nasasampa na kami. Naka-receive uli kami ng balita na pumanaw na nga siya. Ayun, pasampa na tayong dalawa. Oo. Nag-iiyakan yung nasa likod, pero kami ni MC, kailangan namin magpatawa. And what, you wiped your tears and you go on stage? Yes, and, yes, yes. And yung audience, siguro, walang like, kalam-alam yung audience. Kailangan kasi patungtong na inablado, dapat hindi nila ruling makita. Ruling yun eh, the comedy bar. Hindi yung nila makikita kung ano man ang pinagdadaanan. Ang lungkot ng backstage, sobrang lungkot, pero yung harap ng stage namin, sobrang saya ng audience. That's why it's really hard to decipher na ang yung kung ano ang nararamdaman ng isang komedyante, kasi you never know kung ano ang saloobin talaga ng isang komedyante. Kasi kahit even si Chocolate, di ba? Oh. Tinapos siya yung performance. Everybody. Tapos doon siya inatake sa backstage. Backstage. Yung doon na siya yung kuha nila ako ng ambulansya. Ano ba yan? Heart attack? Heart attack. Did people notice that he was having a trouble on stage? Maybe not. Maybe after nung nabalita siguro. Doon nila binalikan yung video. Pero pag nagpa-perform si Chocolate, wala kang ibang mapapansin. You just have to laugh. Kasi that's Chocolate to perform. At nung nawala na siya, naramdam ako na parang kulang ang comedy na. Grabe, parang may kulang. He literally died performing and doing what he loved. Yes. It's his passion na magpasaya ng tao. Parang yun ang purpose niya sa buhay, to make people happy. Mm-hmm. And he fulfilled that mission. Si Chocolate lang ang komedyante na pag may Christmas party ang mga komedyante, siya ang host. Correct. Na kaya niyang pasawalin kami lahat ng mga komedyante. Kami mga komedyante, hindi kami magpa-perform sa harap ng mga komedyante. Mahirap yun. We won't do that. Mahirap yan. Yes. So, mahirap yun. Yes. Kasi kawa kami dyan. Di ba natawanin mo? Only Chocolate lang ang nakakagawa nyo na mag-host ng party ng mga komedyante. Na nakakatawa. Kaya ang laking parte ng yung nawala, yung nagkulang namatay siya. Comedy. Kulang. Parang nalungkot talaga yung buong comedy bar. Yung industriya. Industriya ng nag-mourn talaga kami lahat. Like, so this Chocolate's like the GOAT. Yeah. The best there ever was. Grabe, just listening to your guys' story about Chocolate, I'm just imagining, like, I wish I could meet him, and it's such a sad loss for me. You can meet him. You can meet him. Okay. Later. Let's hold hands. Okay. You can meet him. Okay. What should I get myself into, dude? Pakita niyo muna yung mukha ni Chocolate. Pakita niyo muna. Handa ka na ba? Google niyo muna para alam niya kung si Chocolate yung nakita niya. Malay mo, he will enter your sleep today. pero it's crazy talaga. You, like, ang powerful ng storytelling nyo about this guy, Chocolate, who just seems so kasi legendary. Who is Chocolate? Mentor. That's him. Oh! You know him? Oh, you know? No, I haven't seen. Oh, wow. Winawa mo yan talaga. Tingin. Chocolate. Kailan siya namatay?
2019. So March 19 yun, ng 9. At least he didn't have to deal with the pandemic, diba? Yeah, yun nga lang yung ano niya. Malamang nagbablog na siya ngayon. Oo, promise, the creative juices of this person is unlimited. Kaya. Sobra lang, kunyari, nasa ano kami, mag-outing kami mga komisyante. Nasa isang, nag-rent ng isang bus na malaki. Magugulat kami sa gano'n siya sa yung sabitan ng bus, tapos parang siyang bat, naka-upside down, magugulat ka na lang, tapos tatawa ka na lang sa mga lahat ng pwede niyang gawin, katarantaduhan. If you liked what you saw and you want to listen to the full episode, then download Spotify and follow us at Superhuman with Will Dasevich. It's completely free, it's linked below, and easy to use.